Ayan, oh. Kumusta mga katribo ko dyan na igorot o mga hindi igorot? Ganito lang ang gawin natin, oh. May tapa ba kayo? Alam nyo ba yung tapa? O sa aming tribo, itag o kiniing, ganun. Kasi igorot din ako, ay. Pag may amag siya, wag niyong itapon kasi hindi pa sira. E, ganyan lang, oh. Oh. Bras-brasin lang natin. Bras-brasin lang natin, matatanggal yung ano niya, yung amag niya. Tapos ibibilad natin ulit. Ganyan lang natin kasi, oh, may mga amag, oh. Pero hindi pa ito sira. E, ganyan mo lang, oh, natatanggal yung amag, oh. Ang tagal na kasi ito. Ganito mag-preserve ang mga igorot ng kanilang karne, tinatapa, o yung sa iba kasi, itag ang tawag. Pero dito sa amin, kalimitan ang tawag tapa. Okay, tusino, ganun. Pero sa aming mga igorot, kung hindi itag, kiniing, ganun ang tawag sa amin. Pero sa Baguio, karamihan ito ang tawag itag nga. Pero sa bandang Ilocos, kiniing. Ayan lang, o yung brass na hindi na ginagamit pero malinis, eto. Isaw-saw lang natin sa suka, ayan o suka, ayan. Sinasaw-saw ko yan. Tsaka ako i-brass sa kung saang may amag. Diba? Iganyan natin. Para matanggalan. Baliktarin natin. Tapos na dyan, ay. Ayan o. Ayan din o. May mga amag din. Isaw-saw natin dyan, o. Isaw-saw. Suka yan, ayan. Tapos iganyan natin para matanggal yung amag. Pag natapos natin, ibibilad natin ulit para lang matanggal yung amag niya at maging ano, mukhang sariwa na naman siya. Aabot ito ng matagal pagka ano. Ganitong ginagawa naming mga igorot para i-preserve ang aming mga ulam. Diba? Ayan lang siya, oh. Panin na ng latin. Oh. Ganyan. Ganyan natin. Hindi ito sira, kaya lang at least sa tinagal-tagal na magdadalawang buwan na ito sa amin ay naitag. Ayan. Itag, diba? Ayan. Ito pa. Ito, hindi ito sira. Kaya lang, normal lang na magkakaroon ng amag. Ayan, linisin natin. Oh, ayan, tapos na. Lalagay natin dyan at ibibilad natin mamaya. Tapusin ko muna ito sila lahat. Ito pa. Oh. Ayan, tignan mo. Oh. Umuusok yung alikabok niya. Yung amag niya. Ganyan lang siya. Oh. Suka lang yan. Oh. Ayan, hugas natin ulit sa suka. Tapos, ano, i-brush natin ulit. Mukha na naman siyang bagong, ano, bagong itag, bagong tapa. Mabango na naman siya. Tapos, ibibilad natin. O, diba? Ganito lang ang gawin natin. Sinong may mga tapa dyan? Oh, matagal na ba yung mga tapa nyo, mga itag nyo? May amag na ba? Ganito lang ang gawin nyo. Simple, di ba? Para hindi naman sayang, baka naman itapo nyo, ipakain sa aso o ano. Sayang, pakikinabangan pa yun. Baliktarin natin, ayan. Ganyan lang. Tapos ibibilad ito. Di ba? Simple. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, wala na siyang ano. Wala na siyang amag. Wala na yan. Makintab lang yan kaya ano. Kasi kaya makintab yung ano ay taba niya. Siyempre nabasa sa suka. Huwag niyong brabrasin ng ano.
Pag binras nyo, huwag nyo kayong gagamit ng tubig o huhugasan. Kasi maano na naman yun, parang babalik na sariwa na naman pagka hinugasan nyo. Ito kasi okay lang yan, kasi nga suka. Ito pa siya. Ganyan lang. Tapos ibibilag. Diba? Pinreserve namin ito. Ibaboy ko ito noon. Ginawa naming itag. Pang sahog sa gulay-gulay, diba? Oh, ayan oh. Tapos na. Ganyan ko nga dyan. Kung wala na. Ganyan mo. Ganyan, ganyan. Wait lang. Ayan. Bibilad na kaya natin itong nauna. Pag hindi naman umaaraw, pwedeng pausukan ulit. Pero kung may araw naman para hindi tayo hindi na gagastos ng panggatong, pwede namang ibilad na lang. Katulad ngayon, malakas ang init. Ibibilad ko na lang ito. Sige po, bye-bye. Sana kung nagustuhan niyo naman 'tong video ko, i-like niyo naman ako at mag-comment kayo at mag-subscribe na rin, 'di ba? Di ko na tuloy mapindot yung cellphone ko. O maano yung kamay ko tuloy. Ayan.